guys, welcome back to my channel. May gagawin tayo tungkol dito sa maliit na compressor para sa mga fresher stand tsaka cheese. Pwede dito siya. Bago kasi to, ititesting natin to kung okay ba yung suction niya tsaka discharge. Babong bahay natin, tapos ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan natin ikunik doon. Kaya tara na guys. Yeah guys, ito yung ano niya, starting capacitor, no? Ito naman yung running capacitor. Ito yung relay niya. Ito naman yung OLP. Paano natin malalaman yan? May diagram na siya dito, madali na lang to. Okay, kaya tara na guys, subukan natin to. Yan, ito na yun, no? Nakita nyo yung ano dyan, tatlong pinya. Yung sa taas nyo po, yung ano, ilalagay natin yung overload. Yan. Dito natin ilagay itong overload. Tapos, ito naman yung relay. Yan, nakunit na natin yung overload tsaka yung relay nya, you know? Dito naman tayo sa starting nya. Ano ba yung starting nya, you know? Yan, sa NTC, tapos dito sa isa. Yan, kaya lagay natin to, itong isa lagay natin dito. Mahirap magano mag-video na wala kayong kamerang maganda. Yan, naikabit na natin. Tapos dito naman tayo sa running capacitor, no? Hayaan mamaya na to. Dito natin yan ilalagay. Ito sa isa sa relay. Dapat maganda pagka lagay natin, ino? Tapos yung isa dito. Okay. Yan, tapos yung isa, yung isang running hanapin natin kung saan banda. Yan. Dito yung isang running. Yan. Nailagay na natin yun, no? Yung sa starting na brown, tapos yung running na capacitor dito magkasama sa baba, tapos yung isa dito sa NTC nya, no? Tapos yung isa nasa taas. Bakit may isa pa dito tapos mayroon? Ito yung normal, neutral, saka dito naman yung isang line. Ito yung saksakan natin, no? Ito ilalagay natin to dito. Yan. Ayan na guys, ito na yung supply natin na isang linya tapos isang neutral. Sasaksak na natin yan, pero tatanggalin muna natin tong gasket, no? Para makapagsingaw siya. Yan, natanggal na natin yung gasket, no? Tsaka yung gasket dito. Bakit dalawa to dito? Ibig sabihin to, dalawa ang suction natin. Pero itong isa, charging to. Dito tayo magkakarga. Kung saan ka banda magano, basta isa lang yung discharge dyan. Pero sa lahat ng ano, mga bagong compressor, may pressure to, no? Katulad ng mga ganito. Pag may gasket na nakalagay sa ilalim, nakaganyan. Tapos bago, may pressure yan. Tapos, double check lang natin yung ano, pagka wiring natin. Hindi tayo mawawala dyan kasi
may diagram dito kung paano. Yan, double check lang natin. Okay. Yung sa taas ng pin niya, yan sa taas. Yun yung overload, ito na yun. Yun, overload. Kaya tara na. Lagyan natin ng clamp. Kung magkano, kung ilan yung amperahe niya. Okay. Ayun na guys, umandar na siya. Nasa 2.1 o 2.0. Hanapin natin yung buga. Ah, ito. Lakas guys. Okay, okay yung bumba. Tapos to, suction yan, dalawa. Hawakan mo to, hawakan mo rin yung isa dyan. Suction yan, dalawa. Oh, bumaba siya 1.7. Pag may mga load na to, nasa mga 2.5, 2.8. Kapag may load na yan, pero kakagana natin to mga 2.5. Kaya okay guys, ganito lang pag-testing ng bagong compressor para sa mga rip, you know? Hindi tayo mawala dyan kasi may diagram yan. May mga diagram yan, no? Hindi tayo mawala. Guys, hanggang dito lang tayo. Don't forget to like and comment and sub para updated pa rin kayo sa mga susunod natin na video. Thanks guys. God bless you all.